Guys, magbigay tayo reaksyon tungkol sa Cayetano versus Binay in Taguig City in year 2025. Magandang laban ba to? Mas panalo ba dito ang taong bayan ng Taguig City? Pag-usapan natin to ngayon at panoorin mo ang video na to hanggang matapos para mas maintindihan natin lahat. Si Makati Mayor Abby Binay daw, may option daw tumakbo for Taguig Mayor in 2025. Hindi malayo mangyari yun guys, kaya possible talaga na tumakbo siya as Mayor sa Taguig City in 2025. Ang baba lang naman kasi ng requirements pagtakbo bilang Mayor. Unang-una, lagpas na edad niya doon sa requirements. Ang problema na lang niya, dapat registered voter siya ng Taguig City at residente siya doon na hindi bababa ng isang taon. So mayroon pa siya ilang buwan para makapag-isip kung balak niya talaga tumakbo bilang mayor ng Taguig City. But before natin ituloy ang kwentuhan guys, sagutin muna natin kung bakit umabot yung bagay na yan, Cayetano versus Binay in 2025. Mayroon kasi controversial na nangyari between Makati and Taguig City. Mayroon sila land territorial dispute at nanalo ang Taguig City sa kaso. Now, mayroon 10 barangays of Makati City are part na ng Taguig City. Ito yung Imbo barangays na na-transfer na sa Taguig City. Yung unang-una, Barangay Pimbo, Cumimbo, Simbo, South Simbo, West Rembo, East Rembo, Pitugo, Rizal, North Side and South Side. Recently, nagkaroon pa ng comparison sa pamimigay ng school supplies. Sabi ng mga magulang ng mga students na mas maganda daw yung binibigay ng Makati kaysa sa Taguig. Panoorin natin sandali ang video para makita nyo ang reaksyon ng mga magulang. Pinaiwasang pagkumparahin ng sabay na namigayan ng school supplies ang lungsod ng Makati at Taguig sa Embo Barangays kahapon. Si Makati Mayor Abby Binay kinukonsidera pang tumakbo na rin sa Taguig sa halalan. Magbabalita Simon Walden. May papio pa siya dito. Abby Binay, mga school supplies na ito sa mga estudyante ng Pembo Elementary School. Isa ang mababang paaralan ng Pembo sa 14 eskwelang sakop noon ng Makati, pero sa Taguig na ngayon. Kahapon lang naguloy ang pamimigay ng Makati ng school supplies sa Embo Schools matapos makakuha ng paintulot sa DepEd. Wow. Sa ang araw, pati Taguig City Government, ganun ang ginawa. Kailangan natin paalala na kami po ay nakikipag-ooperate na pahiram meaning lease. Magbabayad po sila ng renta para po doon sa kagamitan at doon po sa building at lote. Pero hindi po pwede kasi na i-donate or babawiin na lang po ng city yung gamit kung hindi po kaya ng Taguig or yung DepEd para doon sa mga gamit. Hiling na lamang ngayon ni Mayor Binay sa DepEd, iwan sa kanila po mahala sa 3 sa 14 na paaralan habang yung 11 iba pa ipaparenta nila sa Taguig LGU. Sumabay naman sa pamahagi ng school supplies sa Pembo Elementary School ang Taguig LGU. Pero yung mga nakatanggap dyan, ito ang reaksyon. Ano to? Ano yan? Malayo raw kasi sa taon-taon nila nakukuha mula sa Makati. Na-discourage kami sa mga kinukuha namin ngayon dahil hindi katulad sa Makati lahat na ibigay. Head to foot. Kaya ganun na lamang daw ang saya ng mga magulang nang ituloy ng Makati ang pamahagi ng school supplies. Kung sakali nga kung hindi na po ay makatanggap ito, sobrang laki. Hindi ko na po alam kung saan nakukuha ng mga pangbili ko po ng mga gamit. Sa ngayon, lumalabas 2 set ng mga school supplies ang matatanggap ng mga residente ng mga nasa Embo Barangays. Isa galing sa Taguig at isa naman galing sa Makati. Kung ikukumpara, mayroong 9 notebook na pawang pahaba, itong binibigay ng Taguig, isang pad paper, at mayroon ding 3 piraso ng lapis at ballpen na may kasamang pangkulay at saka mga gunting. Habang sa Makati, 10 pirasong notebook, 5 pad papers, mayroon ding 5 piraso ng ballpen at saka lapis, at may kasama na rin sa set ng mga school uniforms, sapatos, medyas, na isusunod din naman daw ng Taguig. Ayun nga, base sa report na yan, mas maganda raw binibigay ng Makati. May sapatos at may school uniform pa. Pero isusunod naman daw ng Taguig local government ang kulang na sapatos at school uniform. Di ba?
Ano pa ang mga benepisyo ang binibigay ng Makati Local Government na possible na hindi na matamasa ng 10 Imbo barangays dahil part na sila ng Taguig? Ito ay available sa official website ng Makati, ang mga benepisyo at saka program for Makatisen. For couples, mask wedding, free bouquet, cake, wine, at saka iba pa. For women naman, free prenatal check-up, free child delivery, at iba pa. For newborns naman, ang dami ding libre. For student, free uniform, free shoes, free school supplies. Grabe guys, ang dami din. For Makati Sense naman guys, ang yellow card holders, meron silang free medicines, kasama maintenance, free dialysis, at saka ang ganda rin guys, parang meron ka na rin health insurance. Para naman sa mga senior citizen natin guys, meron silang free hospitalization, haircut, free maintenance, medicine din, and other pharmaceutical products, at marami pang iba. At meron pa for pets guys. Nakakatawa naman, meron pa benepisyo para sa mga aso at pusa. Di ba? Saan ka pa nun? Grabe guys, mapapasa na all ka na lang talaga sa mga benepisyo at saka programa for Makati Sense or resident ng Makati City. Yung sa Taguig City naman guys, parang wala akong makitang site na like yung sa Makati na makikita yung list of benefits ng mga resident. Siguro maganda ilagay din yung list of benefits ng mga residente ng Taguig sa official website ng local government nila, like sa Makati. Unang tingin ko pa lang sa balita, panalo na dito taong bayan ng Taguig kahit sino manalo sa kanila, Binay man or Kaitano sa 2025 election. Isang posibleng pangako ni Mayor Abby Binay pag tumakbo siya as mayor sa Taguig City, yung benefits ng Makati Sense, pwede rin niya ibigay sa mga taga-Taguig. Kunyari, ito sasabihin niya, pag ako binoto nyo, ibibigay ko rin lahat ng benepisyo ng Makati Sense sa mga residente ng Taguig City. Siyempre guys, possible rin hindi pumayag si Mayor Cayetano dyan. Pwede niya tapatan offer ni Mayor Binay or lagpasan pa. So, mangyayari dyan guys, pabunggaan sila ng offer, di ba? Of course, kailangan nila ito pa rin pangako nila. Otherwise, hindi na sila mananalo sa susunod na election. In short guys, magiging masaya buhay ng residente ng Taguig dito sa dami ng benefits na makukuha nila sa local government nila, di ba? Kaya, go lang yan guys. Ang 10 Imbo barangay, alam natin solid na yan kay Mayor Abby Binay. Kaya dapat ligawan sila ni Mayor Cayetano. Kung titingnan natin, almost 300,000 registered voters ng Imbo barangays. Tapos more than 450,000 naman total registered voters ng Makati City. So majority voters ng Makati ay mga residente ng Imbo barangays. Tapos kung titingnan din natin, nakuha ng boto ni Mayor Binay noong last election, nasa mahigit 95% sa total ng mga bumoto. So parang wala siyang kalaban nung last election. Halos sa kanya lahat na punta ang boto. Kaya matinding ligawan ang mangyayari dito ang gagawin ng Cayetano sa mga botante ng Imbo barangays. Ganun din sa original barangays ng Taguig, solid na rin sila kay Mayor Cayetano. Kaya kailangan din ligawan ni Mayor Binay. Kung titingnan natin na yung result ng last election, nasa mahigit 75% lang nakuha ni Mayor Cayetano sa total ng mga bumoto sa Taguig City. Itong bumoto kay Sir Rafika, possible rin matumakuha ni Mayor Binay sa susunod na election. Pero definitely kailangan diligawan ni Mayor Binay yung mga bumoto kay Mayor Cayetano nung last election. In short, kanya-kanya silang ligawan para makuha nila boto ng mga residente ng Taguig sa 2025. Malaking chance na magiging close fight ang laban nila sa susunod na election. Basta ang importante dito guys, magpapasaya sa mga residente ng Taguig. Bahala na taong bayan ng Taguig City kung sino pipiliin nila. Mapapasa na all ka na lang talaga dito if ganyan nga mangyari. Sana ganyan din ang mga mayor sa ibang lugar ng Pilipinas. Magbigay ng maraming benepisyo sa mga residente nila. How about you guys? Anong reaction nyo? Please leave your comment down below kung anong masasabi nyo.
On that note, thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe if you are new to my channel, and see you on my next video. Bye-bye!